Hello po! Welcome po mga ka-adventure! So, pagpatuloy na po natin ang ating vlog. Ang topic po natin ngayon, sa part po na ito, ipapakita ko na po sa inyo kung ano na po ang nangyayari sa mga sinalang po natin na itlog. So, inuulit ko po mga ka-adventure, ganito pong project natin, hindi po natin siya masasabi talaga na perfect, okay? So, inuulit ko po sa inyo. Hindi po ito nakukuha ng isang beses, dalawa, tatlo, apat. So sabi ko nga po sa inyo, hindi po siya basta pag perfect po lahat. Marami pong kailangan i-consider. Maganda po yung magiging pisa. So hindi po siya, for example po, nag-ano kayo, okay na lahat, nandyan na yung gamit, yung mga breeder, lahat po. Masasabi nyo po na 100%, oh, okay, mamimisa po ito. So hindi po tayo nag-claim na tayo po perfecto, pero yun nga, sabi ko po sa inyo, normal lang po na magkamali minsan at hindi po natin masasabi na talagang mag-hatch po lahat. So meron po ako sa inyong ipapakita regarding po yung mga pumuputi na itlog. So yun po yung mga itlog na hindi na po talaga mapipisa. So ali po kayo at samahan nyo po ako dito po sa ating hatchery. Itutuloy na po natin yung ating pagbablog, okay? So okay po, ngayong hapon po nasa 4:30 PM. Kagabi po natapos po yung pagsasalang namin. Umabot po siguro kami ng mga bandang 7:30 to 8 o'clock, something like that. Naisalang lahat. So okay po, meron na po tayo nag-uumpisang magpisa. Ayan po mga ka-adventure. Medyo yan, naglalabo na yung tubig. So tandaan nyo po, maintain yung malinis na tubig. Actually mahina po yung tubig nyan. So maya maya lalakasan na po natin yan. So kusandi pero nga ng ilaw. Papakita ko po sa inyo mga ka-adventure. Sa gantong oras po nag-uumpisa na po silang mag-hatch. Ayan po, kung mapapansin nyo. So mga ka-adventure, wala po tayong lalagpasan. Ipapakita po talaga natin lahat. Maganda man or pangit ang naging resulta, isishare ko pa rin po sa inyo para wala po tayong tinatago sa mga vlog po natin. So ayan po mga ka-adventure, kung mapapansin nyo, gumagalaw na po sila. So lalangoy na po yan. Unang-unang gagawin po niyan, gigilid po yan. Pupunta po sa gilid. So, ayan. Okay. Ito po banda. Ayan po sila mga ka-adventure. Pansinin nyo po sila, parang kiti-kiti. So nag-uumpisa pa lang po sila. At maya-maya mapapansin nyo, gigilid na po yan hanggang mamayang gabi. So ayan po. So inuulit ko po mga ka-adventure, ha? Hindi po tayo nagsasabi na palaging perfect po ang pagpapapisa. Alam po yan ng mga iba pong nag-hatch. Talagang nangyayari po na may namumuti, meron pong nare-reject. So normal lang po yan. Wala naman pong masama doon. Kasi sabi ko nga po sa inyo, marami pong kailangan i-consider, marami pong factor. So sa ngayon po mahina po yung tubig, pero sabi ko nga po lalakasan na po natin yan. So dito mga ka-adventure, ang kagandahan po nito talagang, ayan, makikita na po natin yung mga mapipisa talaga. So yung green, ayan, mag-hatch po lahat yan. Dito po sa kabilang tangki natin, medyo marami po yung namuti. Ayan. So okay lang po yan mga ka-adventure. Hindi po natin maiiwasan. Nag-uumpisa na rin po yan mag-hatch.
So ayan po, may mga green na po yan. Medyo napakapal po yung sa bandang dulo. So okay. O yan po yung mga green, kung mapapansin nyo, lahat po yan ay mapipisa. So antabayanan po natin mga ka-adventure, yung pagtatanggal naman po ng banig. Okay? Yun po yung susunod natin na pag-uusapan. So imagine nyo na lang po, pagka lahat po yan ay napisa at na-survive po natin, malaking bagay po sa atin yan. Lalo na, sabi ko nga po sa inyo, back to zero po tayo. Mag-uumpisa po ulit. So napakalaking bagay po ito na mapapisa po natin ng sarili. Para kahit papano po, mapuno po natin yung ating mga fish pan. So sa susunod po na pagki-clean up naman po sa iba pong fish pan, kasi po ang available ko pong fish pan dito nasa tatlo pa. So kada fish pan po mga ka-adventure pagpipisa po natin yan. Ipagpipisa po natin ng fry. So ito po, nag-uumpisa na po talaga sila dito. Kasan din dito? Kung ilaw. Ayan po mga ka-adventure, gumagalaw na po. Nag-uumpisa na po silang ma-hatch. Ito sa baba. Ilaw mo konti rito ko sa mga. Oh, yan, yan, yan. Konti lang, konti lang. Para makita. Yan. Napakaganda po. So kahit papaano po nakikita po natin na yung ating pinagpaguran ay mayroong magandang resulta. So ito po sa part po na ito, namimisa na rin po. Ayan. Sika. Okay, ayan, medyo maganda na kuha. Gumagalaw na rin po. So okay po mga ka-adventure, ayun. Napakita ko na po sa inyo kung kumusta na po ang ating mga sinalang na itlog. Okay? So, basta ito pong aking pagbablog, lahat po ipapakita ko, meron mang masama or meron mang magandang naging epekto, ipapakita po natin at wala po tayong itatago rito. Okay? So, tandaan nyo po, inuulit ko po sa inyo, normal lang po na sa pagsusubok po ninyo ng pagpapapisa, mamuti po or may puti po kayong makita. Kasi nga po, yan po yung mga nabubugo. Okay? So, ito pong part po na ito mga ka-adventure. Ito po yung critical stage ng pagpapapisa. Kasi nga po, kailangan i-maintain po yung tubig, yung oxygen. So, sabi ko nga, yung iba-iba kasi yung proseso ng iba, yung iba hindi na po sila gumagamit ng aerator. So, yun po. Pero dahil nga po sa nakasanayan ko at nung ako po ay nagpapapisa, gumagamit po ako ng aerator. Okay? So, tuloy-tuloy lang po natin mga ka-adventure. Abangan nyo lang po yung mga susunod pa na part po natin. Ang susunod po natin na topic, ibibigyan ko lang po kayo ng hint, yung pagtatanggal na po natin ng banig. Okay? Kung paano po tayo magtanggal. So sana po lahat po ng kulay green, lahat ng nakita nyo pong kulay green, mag-hatch po at mapisa po lahat at ma-survive po natin lahat. So inuulit ko, nasa critical stage na po tayo. Okay? So marami po salamat sa inyo at mag-ingat po kayo.